Tech Talk Friday! Nag-iisip ka ba ngayong quarantine ng iyong laptop na gagamitin since tayo lahat ay online learning na? Tara, at tutulungan kitang humanap ng inyong sandata. Welcome back guys sa Tech Talk Friday ko. Alam ko medyo natagalan bago ako makapag-upload ng Tech Talk Friday series ko, pero welcome back sa Tech Talk Friday Quarantine Edition. Well, sa kakibat ng pinropose ng CHED, which is ang the new normal, which is yung online learning, syempre kailangan natin mga mag-aaral na humanap ng laptop na naaakma sa needs natin para maging mas maayos or mas maging smooth ang ating pag-aaral. So anyway, bibigyan ko kayo ng tips kung ano yung mga magandang specs at ang mga dapat nating iwasan. So ano-ano nga ba yung mga kailangan natin consider bago tayo pumili or bumili ng sarili nating laptop? Well, alam ko maraming brands dyan or siyempre excited tayong bumili. Pero ang kailangan nating consider ay tatlong bagay lang, which is yung purpose, budget, and yung specs. So before I start, I want you to take notes of your answers kasi may tatanong sa inyo na kailangan nyo ilista sa isang papel or sa notepad nyo sa cellphone. So, yung first is yung purpose. Okay? So, kailangan natin alamin muna kung para saan ba natin gagamitin yung laptop or ito ba ay for learning, browsing, AutoCAD, rendering, programming, developing, sa mga developers dyan, Photoshop, After Effects, video editing, music production, streaming, and gaming. Siguro pili kayo ng at least 3 dyan na top priorities nyo, pero be wise when choosing your priorities. So, second is yung budget. So, ito ang pinaka-importante sa lahat. Oh, so, syempre, sa mga iba na medyo tight ang budget since ngayong pandemic, maraming nawawalan na mamayang Pilipino natin ng trabaho. And syempre, yung mga naipon nating pera is kailangan natin i-spend wisely. So, alam naman natin na ang budget ng isang laptop or for sure nakapag-invest na kayo through online, Lazada or Shopee or sa mga local malls nyo na nag-range ang laptop ng between 15,000 up to 100,000 plus. So, yun yung mga bigatin, yun yung mga high-end. So, if you have a budget naman, so no problem or kung may limited budget lang, please isulat nyo rin to sa paper nyo or sa notepad nyo sa cellphone. So, third is yung specs. So, dito na papasok yung ating mga configurations or specifications. So, alam ko na madami naman tayong pwedeng pagpilian dyan na brand. Like I mentioned before, marami tayong pwedeng configurations sa pwedeng pagpilian. Since this is Techers PH, I want you to trust our recommendations and our experience throughout the years sa mga marami na kaming laptop na napagdaanan, mapa Apple man yan or Windows. So, yun. For the entry level, what we suggest is for Intel is the i3 for the processor, and for the RAM I think 4GB will suffice, and for the hard drive or the storage 500GB HDD or yung ating tawag na mechanical hard drive, or since 2020 na, so marami naman dyan cheap options dyan na SSD, which is yung tinatawag nating solid state drive, which is yun yung nagpapabilis din ng ating boot ng ating system. So since quick tip lang, so ang HDD is mechanical while ang SSD ay true memory. So mas mabilis ang pag-access mo ng file doon. Kadalasan, mas malaki ang HDD ng storage and maliit lang sa SSD kasi mas performant si SSD. So syempre, mas mataas ang price ng mas mabilis kesa sa medyo mabagal na onte. Pero nasa sa inyo na yun. So yun yung ating pang-entry level. Okay, so for the mid-range naman, what we would suggest is for the Intel is the i5. And also, meron mga laptops dyan na nag-offer ng dual drives, which is meron na HDD na for storage and for meron ding SSD, nakasama na rin SSD, which is kung ano yun, dalawa na nakalagay sa laptop. So, a 500 or 1TB HDD, and meron din tayong 128 na flash storage or yung SSD tinatawag. So, yun yung mid-level. Okay, so for sa high-end naman, ang mararecommend namin na processor is, of course, syempre i7, and for Windows, meron ng 512 na SSD dyan or 256 na talagang kailangan talaga naka-SSD na yan since i7 na yun, high-end na yan. Alam ko mga manufacturers ay ang nilalagay dyan ay may SSD na yan kasi 2020 na, so puro SSD na yan. Okay guys, just for a quick overview sa mga specs natin,
So sa entry level natin, ang pwede nating magawa doon ay mga basic like browsing, learning sa internet, and also basic office stuffs like Microsoft Word, Microsoft anything na that runs Microsoft Office. And also for someone na naghahanap na programmer, pwede ka rin magawa doon ng mga basic programs, pwede kang gawa ng mga websites, basta lightweight lang na hindi siya nagtitake up ng much RAM. Pero once na ikaw ay nag-aspire to be a mobile developer, specifically Android development, syempre alam naman natin na medyo huggy, yung sa RAM usage niya, lalo na Android Studio, which is malaki-laki. I would recommend to go sa mid-range that has 8GB of RAM. Pero kung mga basic lang naman, pasok na itong entry level natin na i3 with 500GB of storage, and kung gusto nyo mag-add ng option sa configuration, pwede kayo maglagay ng SSD kahit 128GB lang. So, okay, let's move on naman sa mid-range natin, which is yung i5 and that has 8GB of RAM. Yun, para sa akin ito yung tinatawag na sweet spot kasi ito yung pinaka, kumbaga ito yung price per performance ratio na talagang on top siya. So sa ganitong setup na meron kang i5 at 8GB of RAM, I think it will suffice sa most users, especially kung nagpaplano kayo bumili ng laptop at nagpaplano kayo ng pang long term na din. So maganda siya na investment. Medyo pricey siya, pero I think worth it naman siya kasi magagamit mo siya in the long run. So dito, lahat na nabanggit ko nung entry level, magagawa natin dito at much faster pa. So sa mga developers or sa mga gagawa video editors or sa mga mag-Photoshop, so mas pasok to. So mas mabilis to, yung workflow nyo is magiging smooth. And I think may masisave tayong time sa rendering. I think mas magiging productive tayo dito. Okay, so let's move on naman dun sa ating tinatawag na high-end, which is yung pinnacle ng mga laptop. So yun ay mga laptop na nag-range ng mga 60, 70, 80, 90, 100,000 pataas. So yun ay mga pang high-end. So yun ay mga pang gaming-gaming, mga RGB. Although sa mga mid-range spec laptops may mga RGB na rin. Pero ito na talaga yung pinaka-the best. Diyan na papasok ang mga Asus, mga ROG, Acer Predator. Yan, nandiyan na sila. Pati yung mga yung Razer, kung familiar kayo doon, and sa Alienware. So yun yung mga level ng laptop na yan. So lahat, syempre, magagawa natin siya nun. Pero I think papasok to sa mga bibili na for future proofing, kumbaga. So hindi tayo yung tipo na pamilobas sa bagong technology, may 11th gen, 12th gen na processor na, or may bagong ganitong technology, upgrade tayo agad ng bago, hindi. So ito, since siya yung mahal na, siya yung top of the line, kumbaga, kung tutusin, ng mga processor or sa specs. So matagal natin siya magagamit at saka syempre, mabilis siya. Kumbaga, sobrang smooth na. So, ano pa bang hilingin natin? So, yun nga, na-mention ko for game, pwede sa pang-gaming, lalo na sa mga video editors dyan na kailangan ng raw processing power, lalo na ng i7. And also, for the photographers, pwede na rin, of course. And sa mga heavy na nagre-render talaga, or sa mga data, itong mga data analytics, yun yan. So, mabilis yung power niya. And ano pa bang pwede kong madagdag sa high-end? I think, kumbaga lahat magagawa niya na. Kumbaga, siya na pinaka the best. Yun nga lang, it's a little bit pricey talaga. It's really an investment kung tutuusin. So, syempre, depende sa needs natin, sa priorities natin, kung para saan ba natin bibili ng laptop, dun na natin siya ma-weigh in. Or, syempre, kung gusto niyo rin sa sideline niyo, gusto niyo rin mag-stream, nag-games kayo, mag-stream kayo, or gagawa kayo ng podcast, kung gagawa kayo ng sarili niyo YouTube channel, so, pwedeng-pwede yun. So, pasok na pasok yun. Marami na kayong pwedeng magawa dun sa laptop na yun. Okay guys, so, mapapansin nyo, hindi ko nabanggit yung Mac. Although, same specs din naman, katulad mga nabanggit ko, ganun din naman sa Mac. Pero since kasi, Windows and sa operating system ang aking pinupoint dito, ang Windows at ang Mac OS is different. So, alam naman natin yan. So, I think kung mapapansin nyo sa mga Macs, yung specs nila, for example, i5 lang, pero ang presyo niya nasa 76 or 80,000, ganyan. Tapos ang storage niya, napakaliit. Ganun talaga ang presyo ng Apple, ng Mac, kasi gawa nung tinatawag nilang ecosystem nila. Kumbaga yung OS nila, much more optimized dun sa hardware nila. So kahit mahina lang, kung titignan natin sa paper, sa spec sheet, yung kanilang nilagay dun sa MacBook Pro nila, well optimized naman yung operating system nila na guaranteed na smooth
pa rin ang functionality. So ito, ang gamit ko ngayon nga pala is I'm using a MacBook Pro 2017, the base model lang. So based on my experience ko, okay naman siya. Nag-hold up pa rin siya hanggang ngayon. And I think para sa akin naman, worth it talaga. Yun nga lang, medyo expensive siya. Pero okay lang, ano naman siya, worth it naman. Okay. So sa mga Apple devices, especially sa mga laptop line nila, kailangan nyo kasing i-weigh doon. For example, do you have, meron pa bang iPhone? Meron ka bang Apple Watch? May tablet ka ba na iPad? iPad Pro? iPad Air? So depende. For example, kung ang gamit mo mostly ay puro Apple, so why not invest in MacBook Air or a MacBook Pro? Kasi mas yung experience ng ecosystem, mas mapapaganda or yung mas mapapabilis. So yun lang. Pero since I highly not advise na mag Apple kagad na straight in. Kumbaga, lalo na pagka starting ka pa lang na magkaroon ng laptop, I wouldn't recommend buying a Mac as a first laptop since bukod sa expensive siya. For example, in a developer's perspective katulad ko, kaya lang ako nag-Mac gawa na sa previous job ko, meron mga certain programs or softwares that runs only on Mac. So, na-force ako bumili ng sarili kong personal na MacBook Pro for my own development also. So, alam niyo naman yung Xcode, di ba? So, yun. Gumamit ako nun. So, depende sa atin yan. Pero since if you're a student na gusto mo talagang magkaroon ng Apple laptop, I would recommend na to go with the MacBook Air. And if you have the meron pang budget, I would go for the MacBook Pro, even yung base model nila na 2020 MacBook Pro, which is 256 na pinaka minimum nila. And I think the specs is quite good. Okay guys, kaya natapos ko na share or explain yung aking opinions and my perspective towards sa laptops. Eh, siguro nasulat nyo naman na yung priorities nyo sa papel or sa notepad nyo sa cellphone. Siguro dun na lang kayo mag-base. Siyempre, business na sinabi ko kanina, kung ano bang laptop ang nararapat sa inyo. So, maraming brands dyan. So, siyempre, kahit na maraming brands na nag-offer dyan, ang kailangan natin, ang pinaka-point doon is yung configurations or yung specs na binanggit ko kanina. So with that, kung ganoon naman ang internals niya, i3, i5, i7, kung yung storage siya ba, 500, 1TB, may SSD ba siya. So yun lang naman ang mga factors na kailangan mo consider. Also, kung medyo picky ka sa laptop, you should also consider the build quality. For example, if you're a student at pagkatapos ng quarantine, you should also consider yung lightness ng laptop, kung gano'n siya ka-thin or ka-thick. Siyempre, dalagay mo sa bag, mabigat, bubuhatin mo araw-araw. Kung siya ba ay rugged or kumbaga kayang pang harabas, parang ganun ba. So, ayun. I hope na sana nakatulong kami sa inyo sa pagpili nyo ng laptop nyo. If you're a first-time laptop buyer, this is a good guide kung ano ba yung mga specs na kailangan natin. And also, for those na meron ng laptop, siguro magkakaroon kayo ng idea kung is it time ba na to switch a Mac? For example, if you're a programmer or a developer, siguro, paisip kayo kung kailangan nyo na ba talaga mag-upgrade ng laptop kung nababagalan na kayo. This is Vincent from Techers PH. If you like this video, don't forget to hit like, comment, and subscribe to Techers PH. And don't forget to hit the bell icon to keep you posted on our latest videos. Goodbye!